Hello guys, what's up? And in this episode, hindi ito throwback edition. And then instead, samahan niyo ako sa kasi gagawa kami ng business plan namin ngayon. And kasama ko yung hindi naman lahat sa grupo ko pero halos lahat sila magjo-join. So basically, I'm preferring for my staff ngayon, mga dadalhin ko. And then, after this, punta na ako doon. So, samahan nyo ako and tara! Hi, my name is Cupid and I am just an average guy like you. I work as a BPO employee but decided to quit my job and to follow my dreams, which is to become a full-time entrepreneur and to travel around the world. I know switching from employee to full-time entrepreneur is not easy. That is why my goal is to share my story and to encourage every single dreamer like me that your dream is possible. All you have to do is to take action. I started traditional and online businesses already. Join me in this journey as I continue hustling for my dream. Again, my name is Cupid and this is the story of my life. Alright guys, so I'm good and ready na ako. Bali, magmumotor lang ako kasi wala pa naman tayong sasakyan. Alright, so alright guys, so ayan, actually nagmumotor ako kasi again, wala pa naman tayong sasakyan. Medyo masamang alay yung panahon ngayon. Tsaka konting ingat lang din kasi dito sa Dumaguete pagka kasi mga itong oras yung LTO nagsiset up ng checkpoint for mga motorista na walang helmet kagaya ko ngayon, pero yung helmet ko hindi ko suot. So pag nagmotor ka dito, konting ingat lang. And then, bawal din kasi dito na nagbutor ka tapos nakachinelas ka lang. Especially yung walang rehistro. Tsaka, of course, walang, hindi complete yung accessories ng motor mo. So, medyo hassle sa part namin, mga motorista. Pero, it's a safety precaution naman. And, this is normal lang. Pero di ko lang maintindihan bakit pati yung nakachinelas, eh bawal. Because for me, pag nagpatapad sila ng regulation, dapat is yung to avoid accident. So, instead na mga nakachinelas, eh mas acceptable pa yung mga nagte-text, yung mga nagbi-video kagaya ko ngayon, bawal dapat ito. Kasi prone to accident ito, pero wala pa naman to sa rules and regulation na kaya okay lang. So I'm heading out to downtown and punta kami ng McDo kasi 24 hours pagka ibang establishment kasi hanggang 10 lang. So mas pilihin namin yung McDo. Alright, so guys, concentrate muna ako sa driving and sige, bye. Alright guys, so actually, andito na ako. Naghanap lang ako ng parking ng motor. And yung team ko is andito na siguro. Kasi right now, 10:15. 7:15. And baka late na ako. Hanapin ko lang sila sandit. Pero kasi mag-withdraw pa ako. Sige. Mamaya lang. Hello guys, and yung team ko
nandito na sila ni Sir Glenn at saka yung dalawang junior namin. As usual, sila ni Marvin at si Jonah late din. And we're still waiting for the others pa. Okay, so we're doing the business plan and di nakabot si Jonah kasi may problema, personal problem. Si Gino naman is coming pa and Sir Ben. Bali, lima lang kami ngayon. But I'm lucky na sinamahan kami ni Sir Ben. And I know na medyo mahirap ko. Mahirap tapusin siya within tonight. Pero we'll do our best na matapos talaga siya. Guys, and we're done actually, and okay lang, pero kinakailangan pa talaga na yung dandagan kasi hindi pa siya talaga pwede, parang half pa, pero complete mo guys, and hopefully matapos namin ito within this week para at least by next week makapunta namin ng pula. Pauwi na sana kami kasi na lang yung sa labas. Kaya sila muna kami dito. Ano itong future? Yan isa mong kasi dahil yung same mobile. So, ako itong tawa kayo na sila? Mga 10 o'clock na and pauwi na rin kami. Mal, gaulan sa gawas? Okay na. Alright, so I guess we're done here and pauwi na kami. Sana okay na kasi nakamoto lang kami. And silaksa muna. Okay na ba? Good. So we're doing it right. All right. Okay, so we're good na. And pauwi na kami. Ito ko si Sir Glenn. Ayan. Ayan, si Chatlin. Marvin and Jeff. Yes. Ito lang yung mga kasama ko sa travel pod. But if you're wondering what is travel pod, later on, may separate video ako na gagawin for that. And then, just stay tuned lang. Just stay tuned lang guys kasi makakita akong ili-ibig na pwede makatulong sa business nyo eh. Or, just throw in my ideas lang. Baka makakuha kayo na something worth it. Just hoping lang. Alright, so that's all for now and bye-bye. Isa kayo lang ako kay Sir Glenn. And timing din kasi na hindi siya nagsasakyan. Naka motor lang din siya. So, paano ba yan? Pero good luck to us. Yan ang to sa ngayon kung isabili ko eh.
Ayan, so guys, uwi na kami. And itikits lang sa bahay. Si Marvin ang karibi. Kami nigdim mula. Kaya, expect na kita kami. So, see you and yun lang siguro for today.